Nagkakagulo ngayon mga kababayan yung mga Pinoy fans ng Miss Universe candidate natin. Kasi, ayun, talo. Tawanan lang po ninyo, ganun talaga. O sabi nga ni Catriona Gray, walang problema. Kasi may next year pa naman, doon naman tayo lumaban. Yung winner nga na Filipino-American, di maganda pa rin kasi yung Miss Universe po, Filipino-American. Many times din na natalo. So, pag natalo po, tanggapin yung pagkatalo at move on agad. Di ba? Sabi kasi rito, ito yung mainit na topics ngayon mga kababayan. Pagkalaglag ni Celeste Cortese, kuhan po ito, Filipina-Italian, yung nag-Miss Universe, Filipino-American. O, panalo pa rin tayo. Dugong Pinoy pa rin mga kababayan yung nananalaytay. Ito din, half Italian, half Filipina, half Filipino yung ating official candidate. Pero yung nanalo, half American, half Filipina. O diba? Kaya lang, yung medyo masakit mga kababayan sa mga Filipino fans ng Miss Universe. Hindi man lang hindi man lang daw mga kababayan pumasok sa top 16. And with that ends anya the 12-year streak ng pagiging pasok natin, yung mga candidates natin, pasok sa semi-finals man lang, sabi rito sa balita. Kaya medyo talaga malungkot yung ating mga kababayang Pilipino po. Ngayon, nagsisisihan, sinisisi yung gown na ang sabi, inspired ni Darna. What? At yung kulay niya pati, yung pink, talagang kulay ng talunan. Yung ano-ano yung mga pumapasok tuloy na mga kwento at kung ano-ano yung kung sino-sino yung sinisisi. Ayun, umuwian niya si Cortese. Hindi man corona yung dala, kundi inuwi niya bato. Inspired ng Darna, yung corona naging bato pa. Yan po mga kababayan, kaya hindi makamove on yung maraming fans. Ay, by the way mga kababayan, before we continue ng balitang ito, showbiz, paki-like and share muna ninyo itong ating uploads, itong channel natin. Click subscribe din po mga kababayan at hit the notification bell para lagi kayong updated na mga kaganapan dito sa ating paligid. So, sabi rito sa balita, ito yung ating official candidate, si Cortese, Filipino-Italian. Pagkalaglag ni Celeste Cortese sa top 16 ng Miss Universe 2022, isinisisi ng mga Pinoy pageant fans sa gown at Darna costume. What? Bakit kasi, of all, napili ninyo yung Darna costume? Yun ba yung ating national costume? Yung Darna na ba? Di ba dapat yung costume ni, yung damit ni Maria Clara, dapat inspired ng Filipiniana? Yan kasi bunga ng imagination kasi yung yung pati yung costume po, yung gown, inspired daw ng Darna. Natulala at nalungkot ang mga Filipino beauty pageant fans dahil hindi pumasok sa top 16 ng 71st Miss Universe ang Philippine vet na si Celeste Cortese. Pero nabawasan ang kanilang pagkadismaya
nang magwaging Miss Universe naman, 2022, ang kandidata ng USA, ang Filipino-American na si Arbany Gabriel, oh, di ba? Wagi pa rin tayo. Ginanap ang Grand Coronation ng Miss Universe 2022 sa New Orleans, sa Amerika, Sabado ng gabi. O ngayon, muling bumalik ang sisi ng ilang Pinoy pageant fans sa evening gown at national costume na ginamit ni Celeste sa preliminary competition daw ng Miss Universe dahil sa kanilang paniniwalang isa yon sa mga dahilan kaya nagwakas na ang 12 taong semi-final streak na nakukuha po ng Pilipinas sa Miss Universe. Minalas, mga kababayan, dahil sa gown na inspired ni Darna, walang dala siguro, naiwan siguro yung bato. What? Hindi umubra, mga kababayan. Mataray ang pahayag ng kontrobersyal na direktor na si Dari Diap na ako na ang magsasabi. Nakamalas yung Darna. Gumatong pa itong si Daryl. Daryl, ikaw talaga, sumali ka na naman dito sa controversing ito, ah. Siguradong kukuyogin ka naman ito ng mga dilawang feng. Diba? Oh, ako na niya ang magsasabi, nakamalas yung Darna, kasunod ang Swiss Chong, sa susunod na national costume, Jollibee naman daw. Jollibee inspired yung costume ang niyang isuot sa susunod na kompetisyon. Tapos. 2 oras bago naganap ang koronasyon ng 71st Miss Universe na napanood sa Pilipinas ngayong Linggo, kahapon, muling nakatanggap ng email ng ang cabinet files mula sa kampo ni Oliver Tolentino. Si Tolentino ang Hollywood-based Filipino fashion designer na gumawa ng evening gown at ng Darna costume ni Celeste sa preliminary competition ng Miss Universe 2022. Bigatin din naman pala, mga kababayan, yung designer. Hollywood-based. Kaya lang, yung Hollywood kasi, lahat man imagination yung... lahat fiction and fantasy din kasi. Kaya yon, napili niya. Yan ang gawi ng... Di ba ang gawain ng mga ano, mga Hollywood films? Ganun talaga po. Naisip niya yung Darna. Ayun. Imbis na makatulong po, lalong natalo at napakalayo. Headline ng email, Celeste Cortese expected to wear Oliver Tolentino in final. Nakalagay sa bahagi nito ang paliwanag tungkol sa evening gown ni Celeste sa preliminary competition na tumanggap ng mga kritisismo. Naniniwala si Tolentino na may kinalaman ang lighting niya sa entablado ng Miss Universe kaya hindi masyadong na-appreciate o nabigyan ng halaga ang gown na maganda umano kapag nakita sa personal. Hindi ninyo na-anticipate na yung lighting doon sa stage, baka ma-outshine yung ganda ng Darna inspired gown. Eh, di ba? So yun, malinaw na blunder kung ganon. Pero siyempre, normal sa tao po na hindi talaga tumatanggap ng pagkatalo. Hindi tumatanggap, mga kababayan, ng kasalanan. Isisisi sa kung sino-sino, sa kung anong bagay. Basta yung sarili niya, yun yung sisihin. Di ba? Regarding the preliminary gown, there was much online chatter about how the stage lighting may have affected the look of the blue gown. Tolentino agrees that lighting may have distorted how it registered on stage versus how it looks in person.
Yon ang palusot ni Tolentino. Napangitan yung mga judges eh. Ito, yung iba-iba naman yung pananaw, ang tingin ng mga judges. Ganun talaga eh. Normal yon. Bumawi na lang tayo po. Celeste walk with ease in confidence. And everyone should be proud of her as I am, sabi po ni Tolentino. Dagdag sa pinadalang email, in reality, Celeste and her team love the preliminary gown in progress so much that they asked Tolentino if it were too much to ask him to create another gown daw, just to have another option, maybe as a final gown or finals gown. With only 5 work days and working around the clock, at the same time he was creating the preliminary gown in the new version of the national costume, Tolentino produced what is expected to be tonight's final gown. Celeste provided input and apparently was pleased with the outcome. Nagustuhan naman pala, kaya wala man dapat sisihin. Payag pa ni Tolentino, I was told by Sam on her team that when she fitted it for the first time in New Orleans and it fit perfectly that she had tears in her eyes. May paiyak-iyak pa nga. Tears of joy. Yan pala yung sinyalis na yon na matatalo. What? hindi na nasilayan ang gown na idinisenyo ni Tolentino dahil hindi nga umabante sa semifinal round ang Filipino-Italian beauty queen. Siyempre, may nagandahan na iba yung mga judges po doon. At ang napili ng mga judges as Miss Universe, ikinatutuwa pa rin natin ng mga Filipino. From our official candidate na Italian-Filipina, Filipina-Italian, naging Filipina-American. Kaya lang, yung representation, America, panalo yung US. What? Matagal na rin natalo. Di ba? Matagal na panahon hindi makakuha ng title pong Miss Universe yung America. Ngayon, iyon na din yung time niya. Di ba? Samantala, nagpayag naman ng pagkadismaya si Voltaire Tayag, ang Director for Communication ng Miss Universe Philippines Organization, sa report ng Philippine Entertainment Portal na may titulong Darna Costume ni Celeste Cortese sa Miss Universe, last minute replacement lang. Sa kumakalat na screenshot ng palitan ng mensahe ni Voltaire sa kanyang kausap, sinabi niya na the Darna costume was always the original concept that we planned for. It was never a replacement. Iyon talaga Darna eh. Hindi lang nangyari na manalo kasi minus the bato. So yun po mga kababayan. Gawin natin na move on na tayo. At pagandaan na lang ng Miss Universe Philippines yung susunod na laban next year. Di ba? Ayun, very excited yung mga tao sana kasi di ba, walang mga events na ginawa yung Miss Universe na apektuhan ng pandemonium at ngayon bumabalik na sana. And very hopeful sana tayo na makukuha natin yung titulo na Miss Universe. So kung hindi man, at least mag top 5 man lang. Pero talagang ganun ang competition. Ngayon, ang advice ko sa inyo, makisaya na lang tayo sa Amerika. Di ba? Anyway, yung nanalo po, ang apelido po, Pinoy na Pinoy. Kasi yung nanay na, yun ang Amerikano. Amerikana. Miss Universe 2022. Arbani Gabriel loves adobo. O, kita niyo, Pinay na Pinay siya. Kaya lang, yung nirepresent niya, ini Ma'am Pilipinas, Amerika po. Loves adobo in sinigang. Wants to explore Philippine more. Pabalik-balik na pala siya rito nung panahon. I-share ko sa inyo itong balita para gumaan
kahit papano yung inyong loob, yung inyong pagiramdam. Filipino-American Arbani Gabriel was crowned Miss Universe 2022. Gabriel 28 is the ninth Miss Universe from the USA since the pageant started in 1952. And she is also the first Phil-Am beauty queen to win Miss Universe. O, di ba? Nakakatuwa pa rin. First runner-up honors went to Miss Venezuela, while second runner-up Miss Dominican Republic. The three winners are expected to fly to Thailand, where they will spend the reign aside from New York City. In the final round of the competition, the top three candidates were asked by the host the same question. If you win Miss Universe, how would you work to demonstrate this as an empowering and progressive organization? Sagot po ni Gabriel. Well, I would use it to be a transformational leader as a very passionate designer. Designer kasi po siya ng mga damit. Been sewing for 13 years. I use fashion as a force for good. In my industry, I am cutting down a pollution through recycled materials. When I make my clothing, I teach sewing classes to women that have survived human trafficking and domestic violence, sabi po niya. I say that because it is so important to invest and others invest in our community and use your unique talent to make a difference. We all have something special, and when we plant those seeds to other people in our life, we transform them and we use that as a vehicle for change. So napakaganda naman, mga kababayan, yung sagot. Mga kababayan itong Filipina-American winner dito po sa Miss Universe Beauty Pageant. So sabi rito sa balita, Gabriel has been to the Philippines on several occasions. Luckily, my mom adopted some recipes. I grew up on chicken adobo. O, kita ninyo? Mahilig siya po sa chicken adobo. In Samadas, sinigang. And luckily, I was able to visit the Philippines growing up numerous times. Sabi po niya, I spent a lot of time in Manila. I've been to El Nido. I want to explore more. It's so beautiful. Sabi po ni Gabriel sa interview ng CNN. As a fashion designer, Gabriel showcased her Filipino roots through her outfit during the interview portion of the Miss USA 2022 pageant. O, kita ninyo. Itong Filipina-American na winner sa Miss Universe, ang sino-showcase niya po, yung Filipino roots. Tayo naman dito, itong Italian-Filipina na contestant namin, natin, ang sino-showcase niya, yung wala man sa mundo, si Darna. What? Si Darna po, mga kababayan. Paanong manalo? My mom is from Texas. My dad is from Manila, Philippines. They actually got married in the Philippines, sabi po niya. And those flower designs were the same flower designs that were on my mother's wedding dress. And I have the Maria Clara color. O, kita mo na, mas Filipina pa pala ito kaysa sa contestant natin. Yun ang kapaligid kasi. Mali yung napili ninyong inspirasyon. Si Darna po. Buti kong nakasama sana yung bato. Wala yung kapangyarihan eh. Natalo tuloy.
E di ba? O tingnan mo ito, Maria Clara, just to champion not only my love for my Filipino roots and how proud to be a Texan. And I just want to show my best self as a designer at the Miss USA stage. Sabi po ng 25-year-old queen, napakaganda naman talaga at mas malakas yung dugo ng kanyang tatay. Mas mukhang Filipino siya kaysa Amerikano. Nasa na yung, ito. Di ba? Mas mukhang Filipina siya kaysa American. Malakas yung dugo ng tatay. Di ba nakakatuwa? So sabi rito, Gabriel also gave advice to aspiring beauty pageant contestants. My advice is to tap into what makes you special and what makes you unique and fully embrace that. As the first Filipino-American Miss USA, I embrace that wholeheartedly. And I think it's what makes me strong, sabi po niya. So I encourage girls to look into that, to look into what makes them unique and special and not compare themselves to anybody else. Yan na niya yung advice ko sa inyo. I was first runner-up 3 times in a row before I finally won Miss Texas, USA. And then went on to win Miss USA. So never, never, never let rejection make you give up. Tuloy lang. I think rejection just offers you ways to analyze in ways that you can get better. Hindi bitter. Kailangan bangon agad. So never give up. Keep going and embrace what makes you special. Dagdag pa mga kababayan ng Pinay Amerikana winner sa Miss Universe Beauty Pageant for Miss Universe 2022. Ayos! Congratulations pa rin sa ating contestant kasi yung pumasok ka lang po sa mapili ka as one of the candidates dito sa prestigyosong Miss Universe pageant. Isa ng malaking karangalan. But syempre, lahat tayo gustong manalo. Lahat ng bansa na may contestant, syempre gustong manalo. Kaya lang yung mananalo dapat we have to understand na isa man lang talaga yung mananalo. Diba? Na Miss Universe. Ngayon, next time na lang po uli. Next year. Ang dali lang naman po yung panahon natin. O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Try lang po ninyo siya. Hindi man siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Bueno, mga kababayan, yung mga inquiries pala ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.